So yun, what's up mga maitim mong puti? It's me again, Diana, and you're watching Davon. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang nalaman ko na tips and tricks sa pag-review. Bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang tips na mga ginawa ko, mga kung paano mas magiging maganda ang pag-review. So, depende na rin ito sa inyo kung anong klase kayong type of learner. Pero ito yung mga nakatulong po sa akin at mga importante talaga na dapat yung tandaan para sa pag-review. So, umpisa na natin. Pagpasensya nyo na po yung pagmumukha ko kung haggard na haggard tayo ngayon. So, first tip ko sa inyo is dapat meron kayong magandang setting. Setting or lugar, ibig ko sabihin dito. So, yung place na kung saan kayo magre-review is dapat tahimik siya. Tama yung lighting, yung ilaw, kasi kapag sobrang dim yung light, aantukin po kayo sa pagre-review. Kaya dapat yung yung light din na gagamitin niyo sa pagre-review is talagang medyo maliwanag siya para mabasa niyo yung mga re-reviewin niyo. So dapat sa tamang lugar po nagre-review. Oh my god! Kung pwede, iwasang mag-review sa sa higaan sa my bed kasi aantukin na po kayo niyan. Na-try ko na po yan na nag-review po ako sa sa talagang tulugan yung higaan my bed. Nakakaantok po talaga, promise. Kaya dapat importante yung magandang setting at lighting sa pag-review. So next tip ko sa inyo is gumawa kayo ng reviewer. Yes. Sa isang papel, isulat nyo dun yung mga importanteng re-reviewin nyo lang. Huwag nyong kukopyahin lahat. Maglagay kayo ng mga importante lang na details na kailangan ninyo yung ilagay nyo doon sa reviewer ninyo. Isulat nyo lang yun. Wala po kayo example dito ngayon. Nawala ko na kasi yung mga ibang reviewer ko. Pero alam nyo yun. Yung next tip ko sa inyo is maglagay kayo ng mnemonics. Mnemonics is yung mga kasi yun, yung parang para mas madali mong maaalala. Halimbawa, yung cranial nerves. Imbis na i-memorize mo isa-isa yun, gawa ka na lang ng mnemonics. Yung pinaka natutunan ko din dyan is mas madali mong maaalala pag may mnemonics ka. So, yung mnemonics ko dun sa 12 cranial nerves ko noon na naaalala ko is OOO to touch and feel very good. Very good. Parang ganun. Hindi ko na yung term. Kasi baka tayo dito, char. So, yun yung parang olfactory, optics, oculomotor. So, madali mong maalala yun by having mnemonics. So, isa yun sa mga tips ko sa inyo sa pagre-review nyo. Kailangan may mnemonics kayo. Next is, nasabi ko na to dati sa paano pumasa sa PNLE noon, is gagamit kayo ng highlighter para mas malaman nyo yung importanteng alalahanin nyo lang ng mga informations. Halimbawa is itong ibig sabihin ng contagious sa infectious yung pagkakaiba nila. Sa reviewer ko noon, infectious sabi niya, disease is not easily transmitted from person to person. It requires inoculation, yung may pagdadaanan pa siya bago maka-enter doon sa bagay na yon. While contagious is easily transmitted. Yung highlighter mo ganyan, lagyan mo ng term yung sa infectious, not easily, ganyan mo, transmitted from person to person, while contagious is easily transmitted from one person to another. So, i-highlight mo rin yung droplet, direct or indirect contact, while yung infectious, sabi niya, it requires inoculation. Sabi niya, example, tetanus, malaria, dengue. So, may pagdadaanan pa yung microorganisms, halimbawa na yun, bago maka-enter sa body mo. So, parang ganito ang pag-highlight mo dyan. Yung importante lang ang i-highlight, huwag yung buo. So, ganun yung ibig sabihin ko dun sa tips and tricks ko sa pag-highlight.
Yes, yes naman. So, next natin is, sa akin lang, hindi po to, hindi ko alam kung applicable sa lahat, pero sa akin, gumana siya. Kasi yung iba kasi, pag nagre-review, mahinahon lang, or parang ganito lang, babasahin niya lang na ganito. Parang ganun lang. Pero ako kasi, pag nagbabasa po ako, nagre-review ako, totoo po to, maingay akong mag-review. So, ganito ako mag-review sa totoo lang. Halimbawa, stages of diseases, sabihin ko yan. Kung mag-review ako, ilalakas ko yung boses ko para mas maalala ko. Alam, incubation period. Period from the first exposure to the causative agent to the appearance of the first signs and symptoms. Kasi para sa akin, mas nare-retain yung nire-review mo pagka ano siya, binabasa mo ng malakas. Yun yung ano, really para sa akin lang. Pero hindi ko alam kung applicable sa iba. Pero marami nang nabulabog dito. Kapitbahay namin nabulabog dati. Gago! Sa pagre-review ko ng malakas kasi maingit po ako mag-review. So, ewan ko lang po kung effective sa iba. Pero para sa akin kasi, effective yung magbabasa ka ng malakas pag nagre-review. Pero siguro doon yun naman na ano, nasa isang kwarto kayo na mag-isa nyo lang. Kaya mag-alala din, magkipaghinalaan na baliw dyan. Kasi nagre-review naman kayo. So, yun. Next is, i-record yung boses. Opo, ginawa ko yun. Habang nagre-review ako, syempre, nire-recite ko na rin siya. Parang in-explain ko sa sarili ko. Nire-record ko siya. Halimbawa, ano nga ba ito? Droplet. It is less than 3 feet, less than 30 minutes. Ano nga ba yung droplet tsaka airborne? Paano ba yun nakukuha? Pagkakaiba nila. I-record ko yun. Tapos, kapag may free time ako, halimbawa nagbabiyahe ako or basta free time, ano masyadong ginagawa, mag-headset ako or earphones, papakinggan ko yung boses ko. Ewan ko kung effective po yun sa iba, pero sa akin kasi, effective yun sa akin sa pagre-review ko na papakinggan ko yung nirecord ko na boses. So, try nyo lang, sana makatulong. So, next na tip ko sa inyo is Q&A. Question and answer portion. Next tip ko nga po is Q&A, question and answer portion. Minsan ito, nakakailangan ng companion kasama. Limbawa yung friend mo na lang, o limbawa, kahit na sinong tao na pwede kang tanungin about dun sa nireview mo. So, natry ko na rin yung pinatry ko sa mga pinsan ko pag hindi sila busy, ganyan. Or sa mga friend mo na, friend, review mo ako, ganyan. So, ibig sabihin, mag-a-ask siya sa'yo ng mga questions, then ikaw, sasagutin mo yun. Yan nga, Q&A. Halimbawa nito is, what is the law on reporting communicable diseases? Ganyan. So, yung may nagtatanong sa'yo, tapos ikaw naman, sasagutin mo. So, parang mare-refresh yung mga nireview mo. So, para sa akin, importante din yung Q&A. Next is, nasabi ko na po ito sa inyo dati, is maglalagay ng mga sticky notes or yung halimbawa kartonino or manila paper sa mga wall ding ninyo para mas maalala niyo yung mga bagay-bagay kasi makikita niyo yung mga yon, di ba? Nasabi ko na sa inyo na pag nakikita niyo madalas yung isang bagay, maalala niyo siya. Kasi iba't iba tayo ng ng mga learning techniques. Pero para sa akin, effective yun yung pag nakikita ko lagi yung word na yun or halimbawa yung topic na yun, is mas madali ko siyang maaalala, maintindihan ko rin siya mas lalo pag lagi mo nakikita, diba? So, yun. And last tip ko sa inyo is recall. Laging kailangan may recall. Hindi porket binasa mo ng once, yun na yung ibig ko sabihin, naka-review ka na. Hindi. Kasi, hindi lahat ng tao super talino na pag binasa mo isang beses, is maaalala mo na agad yung mga review mo. Ako po kasi hindi. May recall ako. May time ako na kailangan kong i-recall yung mga nireview ko. Yung parang i-explain ko sa sarili ko yun. Yung topic na yun is uungkatin ko ulit. Parang babasahin ko na naman. Tapos explain ko na naman sa sarili ko kung ano yun. Kasi ang ginagawa ko kasi sa pag-review ko, para akong nagre-reporting sa sarili ko din. Iniintindi ko, in-explain ko sa sarili ko. So, really ganito po ako mag-review. So, iba't iba po tayo ng mga learning techniques. Sana yung mga sinabi kong tips and tricks sa inyo is magamit ninyo sa pag-review ninyo. So, yun lang po muna sa ngayon ang ating vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin. Thank you.